Hello mga Ate G! At eto na nga ang Gilas Pilipinas Updates! At ngayon nga magbubukas ang FIBA Asia 2024 Qualifying Rounds ay nag-setup na ng Final 12 lineup itong permanent head coach ng Team Gilas Pilipinas na si Team Cone. Nangunguna nga sa kanyang lineup itong si Justin Brownlee. Bagamat pending pa ang doping test issue nitong si Justin Brownlee noong nakaraang Asian Games, ay number 1 pa rin sa listahan ito ni Team Cone dahil sa angking galing nitong pinamamalas. Pumapangalawa na nga sa listahan itong si trusty guard ng Hinebra na si Scotty Thompson. Dahil sa sistema ng Gilas ay kabisado na nga nitong si Scotty Thompson ang place na kung ano ang gagawin. At kabisado nito ang system plays ni Coach Team Cone. Gayon din naman sa mga ibang mga players. At ang pangatlo nga ay si Junior Fajardo ng San Miguel Veermen na talaga namang well-skilled habang naglalaro sa loob ng court. Ang pang-apat nga ay nakitaan ni Coach Team Cone ng galing sa defensa nung nakaraang Asian Games ng Gilas Pilipinas kontra sa Jordan at ito ay si AJ Edu. Ginagamit itong pang-reliever kay Junmar Fajardo. Panglima naman ang skilled players na si Jamie Malonzo at energizer ng team. Kayang-kaya na naman itong dumepensa at umofensa loob at labas ng court. Pang-anim, CJ Perez. Ang mabilis at scoring guard ng San Miguel Veermen na si CJ Perez ay isinali din ni Coach Team Cone sa talaan ng kanyang Final 12 lineup. Pang-pito naman itong si Chris Newsom na dedicated sa paglalaro lalong-lalo na sa depensa dahil nung nakaraang Asian Games ay nasaraduhan niya nga itong star player ng Jordan na si Rondae Hollis Jefferson. At ang pangulo naman ay ang 3-point shooter ng tropang Giga na si Calvin Oftana. Talaga namang napakalaksa ito sa labas at kapag bumitong nga ito ng bola ay sigurado. Ang pangsyam naman ay nakita ni Coach Chinko na ang King Gilas at galing ngayon na kasalukuyang naglalaro ngayon sa koponan ng strong group na lumalaban ngayon sa UAE. At ito ay walang iba kundi si Kevin Kiambao. Dahil sa pinamamalas nga nito ngayon sa strong group, ay naisali siya ni Coach Team Cone sa listahan ng lineup ngayon sa Gilas Pilipinas. Pang-sampu nga ngayon sa listahan ay si Carl Tamayo na gagamit yung depensa sa mga kalaban. Panglabing isa nga itong 7-footer na kasalukuyang naglalaro sa Japan V-League na si Kai Soto. Bagamat hindi nakitaan si Kai Soto noong nakaraang Asian Games, ay tiwala pa rin si Coach Team Cone na isali sa 12 lineup itong si Kai Soto dahil naniniwala ito na kaya pang ilabas ni Kai Soto ang kanyang gilas at galing. At ang panglabing dalawa nga itong si Dwight Ramos na in or out scoring at kaya rin dumepensa laban sa kalaban. At ito nga ang mga players na napili ni Coach Team Cone para sa 12 lineup ng Gilas Pilipinas. And this is Ile Castro reporting. Hello mga Kati G! At ito na nga ang Gilas Updates. Ito na nga ang 100% at legit na balita. Nagpabalik na nga ito si Justin Brownlee. Tumating ito noong nakaraang isang araw. Kasama itong si Coach Richard Del Rosario. At pagkatating nga ay tumuloy ito sa SMC. At sinalubong nga ito ni Boss Al Francis Chua at ni Boss RSA. Sinasabi nga na si Al Francis Chua ang utak upang makabalik itong si Justin Brownlee dito sa Pilipinas upang makapaglaro sa FIBA World Cup Qualifying Rounds 2025 na gaganapin ngayong February 22, 2024 sa Hong Kong. Ito nga si Justin Brownlee ay cleared na sa doping issue nito na ginawad ng FIBA Association. Si Brownlee ay nasuspend din ng 3 buwan simula ng mag-positive nga ito sa doping test na ginawa ng FIBA Association. Si Brownlee nga na inaasahan ng Barangay Hinebra na magiging enforced sa Commissioner Cup ay hindi nakapaglaro sapagkat sinusunod nga ang FIBA rules na hindi muna siya makakapaglaro at makakapag-practice dahil undercover pa ang kanyang issue sa doping test. At dahil nga kay Al Francis Chua, hindi niya muna pinaglaro itong si Justin Brownlee at pinasama sa practicing upang mapababa ang kanyang suspension. At ito nga ang nangyari, kaya naman after 3 months makakapaglaro na itong si Justin Brownlee sa Gilas Pilipinas. At kasalukuyan na itong nagpa-practice kasama ang ilang mga Barangay Hinebra players
sa SMC Gym. At ito muna ang ilang report mula kay Justin Browning, and this is Ile Castro reporting. Hello mga Kati G, and this is Game 3 Finals Updates! At sa wakas ngay, nakaisa na itong Magnolia Hotshots. Kagabi, Game 3 ng laban kontra San Miguel Beermen. Winakasan na nga ng Magnolia ang 11 straight winning streak nitong San Miguel dahil gusto na nila at atat na silang makaisa dito sa Finals Game 3 ng Best of 7 series ng PBA Finals. At ito ngayon sa pangungunan ng point guard ni si Mark Andy Barroca. At nitong si Polly, uminit din naman tong si Ian Sanggalang. At sa mga naonang laban nga sa Game 1 at Game 2 ay tambakan ng laban, ngayon ay dikitan ang naging laban. Mula first quarter nga ay nadomina nitong Magnolia ang kanilang lamang. Hanggang sa matapos ang fourth quarter, 88-80 ang naging laban at tinapos nga ng Magnolia itong winning streak ng San Miguel. Hindi na nga pumayag itong Magnolia na hindi sila makaisa ngayong gabi. Kaya naman itong si Coach Chito Victulero ay pinag-aralan ang Game 2 upang magawa ng paraan ng laban ng Game 3. Ang unang tinarget nga nila ay itong si Junior Fajardo. At nang sumunod ang itong import na si Benny Boatwright na gumagawa loob at labas ng court. Pinagtulungan nga ito ng mga guard na si Barroca, Paul Lee at si Gio Halalon, na kumamada ng double digits sa game. Tagamat nakakasagot nga naman itong si CJ Perez, Benny Boatwright at Junior Fajardo, ay siya namang timeout ni Victulero upang mabuwasan ang momentum ng San Miguel. Kaya naman abangan natin sa game form kung tatapla ba ang Magnolia o makakatatlo na itong San Miguel. At dito na rin natin malalaman kung sino ang best player of the conference at best import of the conference. And this is Ile Castro reporting. Hello mga Kati G, at ito na nga ang PBA Finals Updates. At kagabi nga lumamang na sa kartada itong San Miguel Beermen kontra Magnolia Hotshots sa Best of 7 series nitong Finals. 3-1 na nga ang serye, pabor sa San Miguel. At ngayon ngang Valentine's Day ay maghaharap ang dalawang ito para paglabanan ang Game 6 nitong Finals. Dito rin natin malalaman kung babagsak na ba ang lobo para sa San Miguel o makakatabla pa itong Magnolia Hotshots. Inaasahan nga ng marami na double-double pa ang magiging pisikalan sa Game 6 kung saan pare-parehas nilang bubunuin ang kanilang mga lakas upang makuha nila ang kanilang panalo. Kung ang San Miguel na nga ang mananalo sa Game 6, ay tapos na ang magiging laban at no more Game 7 dahil babagsak na ang globo at ang ibig sabihin ay champion na itong San Miguel. At kung itong namang Magnolia ang mananalo, ay tatabla sila sa kartada na 3-3 at aabot pa ng Game 7 ang series. Sinasabi nga nitong San Miguel fans na tapusin ang laban para makaabang dito sa laban ng Gilas Pilipinas. Ngunit ang sagot naman ng mga manok ay iisa pa sila at hanggang umabot sa Game 7. Kaya naman abangan natin kung tatapusin na nga ni Junior Fajardo, ni Jericho Cruz, ni Marshall Lassiter at ni Benny Boatwright ang laban
Oh, tatablahin pa ni Tyler Bade, Pauly, Mark Baroka, Gio Halalon at Calvin Abueva. Abangan, and this is Ilek Castro reporting. Hello mga ka-Ate G. At ito na nga ang PBA Finals Updates. Sa pagsisimula nga nitong Game 6 Finals ng PBA, Magnolia Hatchet laban sa San Miguel Beermen. First quarter nga ng laban ay nagpapahiwatig na itong Magnolia Hatchets. Nasa magandang shooting nga itong Magnolia Hatchets na pinangungunahan ng sharpshooter ng Tando na si Pauly at nitong si Super Cyclone na si Gio Halalon. Ginigibangan nila ang depensa nitong San Miguel sa 3-point shootout na pukol ni Pauly na may kasampang foul. Rumaratsada din itong si Gio Halalon at si Mark Baroka sa faded lane. Sa pagtatapos nga nitong first quarter na nagbaon ng kalamangan itong Hatchets 26-22. Bumubungad nga ang second quarter ay nangangalabaw nga itong si Abay Jumar Fajardo. Sumasalaksak nga din itong si CJ Perez na pursugidong manalo para tapusin na ang serye at pinipilit pabagsakin ng lobo. Ngunit sa kabila nitong pagsisikap ng San Miguel ay gumaganti naman itong si Rome De La Rosa, tira sa labas at tira sa loob. Nagtapos nga itong second quarter, Junior Fajardo kumana ng 17 points, double digits, at the end of first half, 61-46 pabor sa Hatchets. Sa pagbubukas nga ng third quarter, ay napaupo agad itong si CJ Perez, matapos ma-fourth foul trouble na ibinigay nito kay Calvin Abueva. Sinamantala nga ito ni Pauly, Gio Halalon, Mark Baroka at Tyler Bay. Kaya naman lamang pa rin sila sa pagtatapos nitong third quarter. Pakaba na nga ng pakaba itong game 6 nang magsimula na itong fourth quarter. Dasal dito at dasal doon. Chris Ross naghawala na sa tawag ng mga referee. Tensyonado na nga ang lahat nang dumating ang last 2 minutes. Tirahan sa labas at sagupaan sa loob. Abay at Boatwright nagsanib versa. Nagsasagot na naman sa 3 itong si Pauly at si Jericho Cruz. Under a minute nga ang laban, ay naging mas agresibo pa itong si CJ Perez. 48 seconds nga nang magdalawang sunod na turnover itong Magnolia Hatchets. Sinagot din naman ito ng dalawang sunod na 3 ni CJ Perez at ni Chris Ross. Time out Magnolia Hatchets. Hatchets lumaban sa huli sa 3 na Alex Junicio. 103-102. Napa-time out si Coach George Gallant. 9 seconds ang shot clock. Kinabahan nga itong si CJ Perez nang magmintis ng dalawang sunod sa free throw line. Ngunit Jericho Cruz kinaldag ang rebound na may kasama pang foul. Naimintis man ng isang free throw pero wala na rin oras kaya naman wala nang gaganaping game 7 dahil SMB champion na. 104-102. CJ Perez itinanghal ang most valuable player of the conference. And this is Ilek Castro reporting.